So, ito po yung paraffin wax dun po sa hindi nakakaalam. So, ito po ay para dun sa may mga masasakit na kasukasuan sa kamay o yung may mga arthritis, ganyan. Para, carpal tunnel. Pwede rin po yan. So, kailangan po hindi nagalaw yung kamay nyo pagka ilulubog nyo para hindi nagkakaroon ng butas. So, ito po ay dipping. So, ingat po kayo kasi talagang mainit po ito. So, pakiramdaman nyo muna bago nyo ibaba. Para po yan. Ayan. Doon po sa nagtatanong kung talagang mainit daw po ito. Mainit po talaga. So, kung sa hindi po kayo, ano, first time nyo at hindi kayo sanay, baka isipin nyo, baka nalapnos na yung balat nyo. Pero hindi po, no, yung ano po na to, yung oil na kasama sa wax. Ito po ay self-insulating. So, talagang napakainit po pero hindi po kayo, hindi ano, maliit po yung chance na ma-burn po yung balat nyo. Basta tama po yung wax, no, na nilagay. So marami pong paraffin wax na yung klase, may paraffin wax na yung pang dissect, no. So hindi po yun yung bibili nyo, no. Yung paraffin wax po na pang therapy o yung ginagamit rin sa salon, sa spa. Kasi kung mabili nyo yung white na ginagamit sa dissecting ano procedure ng mga estudyante na ano na medical related, no, pag yun po ang tinunaw nyo at tinubog nyo yung kamay nyo, sigurado po may kalalagyan kayo, baka ma-hospital pa kayo. Pero po ang bibili nyo po yung paraffin wax na pang pang spa o yung pang treatment, no. So iingat po kayo pag nabili kayo ng paraffin wax, kasi minsan gusto mo magtipid, yung paraffin wax pala nabili mo yung pang dissect, kasi mura po yun eh. So maganda nga sana kung tunaw na lahat, kaya lang eh, ano, ako lang naman po yung gagamit nito ngayon, kaya in-unplug ko na, matutunaw rin siguro yan mamaya, kung hindi man sasaksa ko ulit. Mainit po talaga, lalo na yung mga unang lubog. Ngayon ano na,
kumbaga nat ano nagnatabunan na nung unang mga layer ng ano parafin. So hindi na siya ganoon kainit. So kahapon po kaya ako nagganto ay para mabawasan ko 'yung pananakit ng wrist ko kasi hindi komportable. Siguro kahawak ko ng cellphone kasi po 'yung cellphone ko medyo mabigat. Wala naman ako ibang maiisip na maaring dahilan eh hindi na po ako masyado nagko-computer ngayon. So hindi rin ako nagpropagate ng mga halaman. So inisip ko dahil sa cellphone, kaka-cellphone. So ayan. So ang carpal tunnel naman po, common yan ngayon sa mga nagmo-motor, yung mga mahilig sa computer, nakalalaro, pag yung mga nasa office, laging nakatuon yung kanilang wrist sa table, no, pagka gumagamit ng keyboard sa computer. So pagka bago pa lang yung carpal tunnel or nag-uumpisa pa lang yung mga unang sintomas, no, ano nyo na, kumbaga pa-therapy nyo, pa-check up nyo muna para hindi po lumala, kasi pagka lumala yan, o-operahan na yan. So mas mahirap po, mas matagal yung pagaling. Buti na lang may ganito dito sa bahay, so nakakapag parapin tayo. Ito po ginagamit rin to sa spa, yung mga gustong maging model ng kamay para lumambot yung kanilang kamay or matanggal yung kalyo, yung mga artista nagaganto rin. So ayan, pagka ganito nakakapal wala na masyadong init na pagka nilulubog mo, pero pagka itinigil mo yan na matagal sa loob ng heater ng parafin, matutunaw po yan, no, may initan na naman kayo. So sa iba ang ginagawa po niyan after ng 20 to 30 dippings coating ng parafin, binabalutan po yan ng plastic tapos binabalutan po ng towel, so para ma-retain yung heat. No, pwede rin yung kung malaki yung area na i-applyan at hindi kasya dito sa heater ng parafin, pwede rin brushing or pouring technique. Pero ito yung the best, syempre. Bukod sa madaling gawin, nakocover niya yung lahat ng sulok-sulok ng ano, area na gusto mo i-treat. So kahapon, pagkatapos ko mag-parafin, nabasa po yung kamay ko, which is hindi dapat. So sumakit pa rin siya, sabi ko kailangan ko pa rin kinabukasan, pero ngayon pagising ko wala nang sakit, so praise God that natanggal po yung pananakit ng aking wrist, hindi na lumala. Kasi tatakot rin po ako baka operahan ako pagka nagkaroon ako ng carpal tunnel talaga. So buti na lang po hindi nawala agad. So kung kayo po yung walang parafin wax bat na machine na tulad na ito, heater, ang pwede nyong gawin sa bahay, maligamgam or mas mainit ng konti sa maligamgam yung kaya nyong itolerate na init, no? Ayan, doon nyo po ibabad. Pwede nyo rin gawin contrast bath, no? 4 na minuto sa mainit, 1 hanggang 2 minuto sa malamig. Ayan. Yung iba na-advise siya lagyan ng asin, no? Akala ko sa mga alternative medicine lang yun, ano, nag-a-advise ng asin. Pero sa ibang mga clinic, nakarinig na rin po ako niyan, nag-advise po yung isang doktor na lagyan ng asin. Ewan ko kung para saan po yun, baka kasi ang asin mayroong ano yun, may antibacterial na ano, property. So ayan. Kahapon kasi pala nung iba, ano na nangyari sa akin, o nagpapaputi ba daw ako ng kamay. So para na lang po meron kayong idea na ano po itong ginagawa natin. Ito po yung parafin wax bath.
Pwede nyo po itong subukan sa mga PT, physical therapy clinic or rehabilitation clinic. Pwede rin sa mga spa, pero mas maganda syempre sa clinic. No, kasi para mapa-check up nyo muna. Diba, Sam-Sam? Gusto mong ilubog natin yung kamay mo dito? Mabuto na po yung resulta after nung pagpaparaping. So papansin nyo, mas malambot yung inyo pong mga kamay at matatanggal po yung kalyo. At yung pinakamahalaga po nun, tanggal na yung pananakit po ng risk ko ngayon. So gagawin ko pa rin to ng mga 3 session. So malaking pong tulong, no? At saka wala na yung pakiramdam na ano, na ano siya, parang hindi ka komportable. So nangyari po yung pagkatuon kayo ng tuon. So pwede nyo pong gawin yung maligam-gam na tubig, babad nyo po yung kamay niya. So, kung marunong kayo dun sa mga ibang mga nilalagay pa sa tubig, kung maligam-gam, lagyan nyo na lang po. Wala namang side effects yan, eh, side benefits lang. So yun lamang po. Sana po eh may na-share ako sa inyong konting kaalaman. Ano po, karagdagan rin po pala, no? Bago kayo mag ano, bago nyo gawin yung mga nakita ko po sa inyo dito, eh mas maganda kung kayo po yung nagpa-check up. At kung kayo po ay walang experience sa pag-a-apply ng paraffin wax, no? Kumuha po kayo ng ano, pumunta po kayo sa rehabilitation clinic or center para po maghingi kayo ng ano, advice kung saan kayo magpapaparating na safe na safe. So yun lamang po. God bless po. Bye bye.